Ayan, welcome po sa ating business presentation ngayong araw na to. Diba sa ako kasi dati nung nasa abroad pa ako, naghahanap ako ng negosyo, syempre. Eh hindi naman porke negosyo nakita mo. Dire-diretso ka lang kung ano-ano. Di, syempre dapat may mga criteria tayong tinatawag. Tama po ba? Syempre nag-ask ako sa isang negosyante, sabi niya, mas magandang negosyo yung talagang kung titingnan mo siya, dapat, sabi niya sa akin, dapat ang negosyo mong pasukin, pare. Okay? Ang negosyo mong pasukin mo is yung talagang hindi nag-i-expire. Kumbaga, mas maganda yung negosyo hindi nag-i-expire. Kasi siyempre, marami tayong mga negosyante or marami mga negosyo dyan na papasukin mo yung like karinderya. Yes, napakaganda po niya. But karinderya po is seasonal. Eh, paano sa panahon ngayon? Baka mamaya, kung karinderya mo dati dinudumog, ngayon, ikaw naman dudumog, di ba? Kasi nga, kasi siyempre, seasonal po siya. Lalo na sa panahon ngayon, umiiwas ang mga tao sa crowded. Tama po? Then, ang kagandahan po sa negosyo na, sabi nga niya, magandang pasukin ng negosyo, pare, is yung easy to set up. Tama, yung kahit cellphone mo, pwede na, or meron ka lang system. Kasi sa panahon po ngayon, kung napapansin nyo, marami pong negosyo naglilipa na like Lalamove. Diba? Like Shopee. Kumbaga, system lang ang ginagamit, cellphone lang, pwede ka nang kumita. Tama po ba? At ang siyempre, bago tayo pumasok sa isang negosyo, iniisip natin yung pwesto. Tama po ba? Pero sabi nga niya, is mas magandang negosyo, pare, na yung kahit internet lang or sa online lang, yung wala ka ng pwestong iisipin, hindi ka na mag-iisip ng pangrenta mo, mag-iisip ng mga operational expenses. Tama po ba? So magandang negosyo ang pwede mong pasukin, pare, yung kahit nasa bahay lang pero malaki ang kinikita. Tama po ba? So yan po ang negosyo na magandang papasukin. Tama? Okay? Yan yung negosyo pwede kahit sino man. Pwede kahit estudyante, pwede kahit nanay. Di ba? Kasi siyempre alam mo naman, marami tayong mga nanay na naghahanap ng negosyo na makakatulong sa asawa nila. Kasi siyempre kumbaga, naawa na din sila sa asawa nila, matagal lang nagtatrabaho, walang pahinga. Tama po ba? Di ba? Then yung negosyo, kung ikaw naman yung kagaya ni Ma'am Daisy Bagobe na alam mo yung tipong sawang-sawang-sawa na sa mukha ng boss niya, di ba? Yung siyempre, hindi ka makakaalis sa pagiging pagtrabaho mo kasi nga, kailangan mo talaga ng extra, kulang yung kinikita mo. Pwedeng, yung negosyo, pwede kahit may trabaho ka. Di ba? Okay? At magandang negosyo, lalo na pwede po sa mga OFW. Tama po? Kagaya ko dati, OFW, nandun lang po ako. Ang good news po sa akin, nung nag-franchise ako, after 5 months po, dahil sa Unified Product and Services, nag-resign po ako. Okay? Kasi napakaganda ng negosyo na to. Ayan. Okay? Kailan ba nagsimula ang Unified Product and Services? Unified Product and Services po is nag-o-offer na po siya ng franchise business sa lahat po ng tao last November 11, 2011. So, ibig sabihin, 10 years ago na. Mag-i-11 years na po ngayong November. Tama po ba? So, ibig sabihin, stable na. Masasabi mong stable ang isang kumpanya pag lumagpas na po siya ng 5 years. Okay? Ganyan po kaganda ang kumpanya. Okay? Saan po ba ang office ng Unified Product and Services na yan? Ang office po niya is nasa Quezon Ave or Quezon City sa 1520 GR Building, Quezon Avenue. Nasa mismong sentro po or pusod ng Quezon City at along the highway lang po siya. Kung familiar po kayo sa ABCBN, okay? Kung familiar ka sa ABCBN, nandyan lang po siya sa malapit. Okay? Ayan. Malapit lang po yan sa ABS-CBN. Okay? Then, syempre, kung may office tayo, dapat may mga legalities tayo. Di ba? Dapat ang pasukin mong kumpanya, dapat may mga legalities. Okay? Meron po tayong permit to operate sa Quezon City at ang nakasulat po talaga dyan is isang franchiser. So, ibig sabihin, you can offer franchising to everyone. Okay? Yan. Then, nagbabayad din po tayo ng tax. Syempre, dapat. Okay? Then, tayo po ay kumpanya, syempre, dapat registered ka sa Security Exchange Commission, hindi sa DTI. Kasi pag DTI po, sole proprietor lang po yan. Okay? So, ibig sabihin, kumpanya ka, Security Exchange Commission ka po, naka-registered.
Okay? Then ang good news po dyan, registered po tayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. Bakit registered tayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas? Malalaman mo along the discussion ko. Okay po? Ayan. Then sino bang tao ang nasa likod ng success ng Unified Product and Services? Okay? Si Pres Emmanuel Manny Pascual Tubong Valenzuela. Kung ikaw taga Valenzuela, dapat maging proud ka, tama? Kasi si Emmanuel Manny Pascual, yung President and CEO po ng Unified Product and Services, taga riyan. At good news po, hindi lang po unified ang negosyo niya. Nakapaloob po dyan ang ating Rice Mart, yung pagiging distributor, yung pag-uusapan natin ngayon. At meron din po, meron po siyang taxi fleet, meron din po, isa po siya sa may-ari ng Pascual Group of Companies at isa sa founder ng Acresio Holdings. So ibig sabihin, meron po silang 22 companies na under ng Acresio Holdings po na yan. Ayan, di ba? Ano po ba yung business package na ino-offer ni Unified Product and Services? Ayan, okay? Business package po na ino-offer ni Unified Product and Services is yung Unified System na nakapaloob po ang bills payment, remittance, airline ticketing, loading, travel and tours, at hotel booking at insurance. Then, syempre, pag nag-franchise ka kay Unified Product and Services, bukod sa system, magkakaroon ka, maging dealer ka na rin at retailer ng Bigasan. Okay? Or ng Rice Mart. At magiging isa ka na rin sa operator po ng Courier na tinatawag po nating GoCab. At pwede ka rin mag-retail ng ating mga Unified Health and Wellness products. 30% discount ka po dyan once na nag-franchise ka. Okay? Siyempre, ang una natin pag-usapan is inyong Rice Mart. Ang Rice Mart po ay na-establish lang po siya last 2021. March po kasi nakita po ng kumpanya yung abirya sa pagbili po ng bigas lalo na nung pandemic, di ba? Alam mo naman kung gaano kahigpit ang protocol, hindi po makakabili kagad ng ano, marami pong mga taong nahihirapan, even kasi siya nadamay. Kasi kahit mayaman ka, kasi dahil sa protocol nga, hindi ka nga pwedeng makalusot lang. Tama? So ngayon, inisip niya na what if kung lahat po mas dumami ang outlet po ng bigasan? At or kung pwede kang umorder ng online, bakit hindi? Tama po ba? Kasi lahat po online na. At ang good news po dyan, okay, ang good news po dyan, ang kitaan po niya, ito po, okay, meron po tayong 8 variety ng bigas. Okay, 8 varieties po ng bigas. At ang ating monthly projection po dyan, income, okay, pwede kang kumita 3-10% sa persako ng bigas. Pero depende po, kasi kung gusto mong pataasan pa, mas maganda lalo na kung wala kang kakumpitensya. Okay? Yan. Sa example natin sa Royal Ship po, 50 kilos po yan, 2,068. Then, makabenta ka ng 5 sakong bigas sa isang araw. So, ibig sabihin, 2,068 times 5, 10,340. I-times mo ng 10% na markup. Okay? So, may income ka na 1,034 times 30 days po, 31,020 ang iyong potential income sa bigasan pa lang, sa pagre-retail pa lang. Okay? Eh what if pa kung meron kang sinusuplayan na mga like karinderya, meron kang sinusuplayan na mga kumpanya, di ba? Napakaganda. Tama? Yan. Siyempre, ang good news dyan, dito po sa Unified Product and Services, may kasama po siyang frozen foods. Once na nag-franchise ka ng Rice Mart, meron ka ng bigas na ihahain sa pagkainan at meron pang pag-ulam. O, di ba? Kumpleto. Yan, ganyan kaganda. Yan. Bukod po sa pagiging rice dealer at frozen foods distributor ng ating kumpanya once na nag-franchise ka ng Rice Mart, pwede ka na rin, ayan po ang ating business package, pwede ka na rin maging operator ng GoCab. Yan po ang pangalawang negosyong meron ka. So ibig sabihin is pag-uusapan natin magkano ba'y kitaan dyan, sir. Okay? Income projection po pagiging operator is 10% commission per transaction. Okay? Ayan. Bukod po, example lang natin, meron kang 100 riders kasi pwede ka pong mag-hire ng 100 riders.
So i-times mo sa 10% per transaction. Example na lang natin, 150 bawat takbo. Okay, kada nakakuha ng lahat ng riders mo, nakakuha ng isang biyahe, 150 ang charge. I-times mo ng 10% yan, meron kang 15 pesos. Pag i-times mo ng 100 riders, meron kang 1.5 per day. I-times mo ng 30 days, so ibig sabihin, meron kang 45,000 sa isang buwan. Isang biyahe pa lang po ng riders mo. Eh sir, hindi, ang dami naman kasi ng 100 riders. Pwedeng 10 lang. Yes, pwede din naman. Eh what if kung makabiyahe po sila ng tigsa 10 biyahe? So para ka rin merong 100 riders. Tama po ba? Di ba napakaganda? So ibig sabihin, 45,000 pa rin per month mo. Ganon kaganda ang ating pagiging operator. Ayan. Di ba? Siyempre, ang potential income mo po ay 90,000 per month. Ayan. Ganyan kaganda. Okay? Sa business package po natin, siyempre napag-usapan na po natin ang ating RiceMart, napag-usapan na din po natin ang ating GoCab. Ang pag-usapan natin kasunod as ang unified system. Kasi kasama po yan siya. Okay? Ang unified system po ay magkakaroon ka ng remittance, bills payment, airline ticketing, loading at insurance. Siyempre, una natin pag-usapan yung remittance. Sa remittance po, ang unified product and services is meron po siyang sarili na remittance. Like, di ba, kung Cebuana to Cebuana, meron sila. Western Union to Western Union, meron sila. Smart Padala, meron din sila. Pero sa unified product and services, meron po tayong e-cash to e-cash or UPS to UPS. Ang kagandahan lang po sa atin kasi kung sa Cebuana to Cebuana, habang lumalaki ang charges nila, lumalaki ang padala mo, lumalaki din ang charges nila. Sa unified product and services, meron lang po tayong flat rate. Okay, sa unified to unified po natin is from 1 peso to 50,000. Ulitin ko. 1 peso to 50,000, 25 pesos lang po ang flat rate. Yan po ang sariling remittance ng unified product and services. Siyempre, ito po ay negosyo para mas malaking kita mo. Pwede mong sabayan po ang sa labas. Halimbawa, kung nagpadala ka ng 10,000 sa labas, ang bayad po doon is 500, gawin mong 300 sa atin. I-minus mo 25, so meron kang 275. Diba, napakalaki. Ganon kaganda ang ating negosyo. At bukod pa dyan, siyempre, partners din po natin sila. Diba, kaganda? Pwede kang magpadala from Unified to Cebuana, Unified to Western Union, Unified to Smart Padala. At pwede ding mag-claim sa atin kasi send and receive po tayo. At ang good news po is pwede ka rin magpadala from Unified to mga major banks ng Pilipinas like UCPB, mga BDO na yan, Security Bank, BPI, pwede ka magpadala direkta sa bangko. Okay? Ganyan kaganda. At ito po ang ating sample ng ating mga resibo. Kasi syempre, dapat may resibo. Di ba? Kasi tayo po ay legal, moral, at ethical. Dapat may resibo. Ganyan kaganda. Yan. Then, dito naman sa ating bills payment. Once nakasunod po ang bills payment, ang good news sa ating bills payment po ay partnership po natin ang bayad center. Okay, direct partnership natin. Magkano ba kitaan dyan? Income projection naman natin dito is sa amin dito sa lugar namin, 20 pesos po papunta, 20 pesos pabalik ang pamasahe pag nagbayad ka ng kuryente. So ang ginagawa ko is, syempre, sinarge ko na lang kahit 20 pesos lang per bill. Okay? Yan. 20 pesos pag nakasampo ako isang araw, may 200 ako. Pag sa isang buwan po, 30 days, 6,000 po ang monthly. So ibig sabihin po, kung 10 lang, isa dami naman ng bahay mo, ilalo na kung nasa subdivision ka. Maliban lang kung inaway mo silang lahat, di ba? May hirap magnegosyo diyan, tama? Pero dito po, ang kagandahan, may resibo pa siya. Pwede ka mag-cater ng Pag-ibig, Miralco, Converse, at iba pang mga bills. Okay? Iba pang mga bills ng nababayaran sa bayad center, pwede pong bayaran sa atin. Okay po, ganyan. So, ang pangatlong negosyo magkakaroon ka, lalo na pag sa system, is magkakaroon ka ng airline ticketing. Sa airline ticketing po natin, base fare po. Okay, ibig sabihin,
kaya pwede po tayong magandang po ang mga presyuhan. Kung anong presyo po sa airlines, yun din po sa atin. Kasi bakit? Registered po tayo or accredited sa DOT on an IATA association. Okay? Ang ano ba yung DOT? Department of Tourism and International Air Transport Association. Na yun po ang nagre-regulate ng pamasahe sa aeroplano. Ibig sabihin, kung mayroon po silang promo, promo din sa atin. Then local and international, pwede tayo mag-cater. Then 406 airlines po ang tie-up po natin dyan. At pwede tayo mag-cater ng hotel booking. Pwede din po tayo mag-cater ng travel packages. At shipping line. Kung ayaw nila ng aeroplano, edi sa barko tayo. Tama po ba? Ganyan. Okay, example lang natin ng projection dito. Sa domestic po, pwede kang kumita 150 to 500 per week per pax. At 500, alimbawa may lima kang kaibigan pumunta ng Boracay, syempre 2-5 yan. Eh syempre times 2 mo pag pabalik kasi balikan yan, hindi naman yan matitira eh. Tama? So 5,000 po ang potential income. Example naman natin sa international, 750 to 1,000. Kung may lima kang kaibigan, edi 5,000. Kung merong, kung pabalik pa sila, syempre, 10,000 pesos. Ganyan po kaganda. At ang kasunod po, ayan po ang ating mga e-ticket. Okay, example lang ating e-ticket. Once na na-select mo ang flight, lalabas po ang e-ticket kaagad ng 3 to 5 minutes lang. Okay, ayan. Tapos, ang kasunod po natin magiging negosyo ay yung loading naman na napakadami pong may gusto. Okay? One SIM loads to all networks, local and international. Pwede kang mag-load ng variety cards. Pwede maging mega dealer ka na din at pwede kang mag-activate ng mga retailers. Tama? Ganyan kaganda. Example natin, pag nag-load ka ng 30, di ba sa labas, 33 to 35 po ang bayaran. So, pero sa atin po, pag nag-load ka ng 30, ang mababawas po ay 28 to 29 lang. So may automatic ka ng 2 pesos. What if kung mag-add-on ka pa ng 5 pesos or 3 pesos, double income mo. Tama? Eh kung mag-activate ka naman ng mga retailers, ang ako, ang ginawa ko, 1,500 ang retailer activation na ginagawa ko. Bibigyan ko sila ng free load wallet na 1,000, may 500 pesos po ako. At ang good news, kasi pag transfer ko ng 1,000 po sa ating mga ano yan po sa 30 retailers, pwede kang kumita ng 15,000. Pero pag sa from e-cash account to load wallet po, meron ka pang earnings diyan ng 2%. 'Di ba binigyan ko sila ng free load wallet 1,000. Okay? I-times mo ng 2%, may 20 pesos ka per retailer. I-times mo ng 30 retailers, may 600 ka. I-times mo ng 30 days. 18,000 po ang kikitain mo monthly. Ganyan kaganda ang loading na yan. Kaya maraming gustong mag-load. Okay? Yan. At ang kasunod po nating negosyo ay ang piraring sira. Ay, hindi po pirari ha. Yung insurance. Ayan. Personal accident insurance na pwede mong bilhin sa ating system ng 80 pesos lang. Totoo po yan. 1 year na pong coverage. At partner po natin dyan ang Malayan at ang FPG. Pwede mong ibenta ng 300 or 500, depende sa'yo. Eh what if kung magkano lang ba'y puhunan? Tama, magkano lang puhunan yan. So ibig sabihin, pag nabenta mo 300, may 220 ka. Eh kung makasampo, unlucky, di ba? O kung 500 naman, meron kang 420, unlucky ng kinikita mo. Kaya marami pong, kung napapansin mo, ang ating mga, marami pong insurance agent na mga ilang buwan lang may bahay na. Tama, ganun kaganda. Okay? Eh kung hindi ka naman mahilig magbenta, pwede kang kung mag-hire ng insurance agent. Ituturo po namin yan dyan. Dito, once na kayo po ay nag-franchise na. Di ba? Kasi kung turuan kita ngayon, anong silbi na laman mo hindi ka naman nag-franchise? Wala rin, pinagod mo lang ako. Okay? Eh sir, meron bang makukuha ang policy? Yes! Ayan po ang policy na makukuha kaagad ng kliyente. Automatic po yan. Yan. Then, eh sir, meron na bang nakasubok yan?
Eh ako, hindi ako sumubok. Kasi insured din ako, pero hindi ako sumubok. Meron pong mga nakasubok na yan. Ayan po ang Samalayan Insurance, nalunod po ang kanyang asawa. So nakuha po niya yung 110,000. Ito namang sa kabila is nasunog po bahay nila sa may Valenzuela. Binigayan po ang 10,000 na policy. At ang good news po, pwede ka pa rin mag-cater ng car insurance, yung third party or compulsory third party liability. Yung pag nag-renew ka ng rehistro ng sasakyan mo, yan po ay hanapan ng insurance at tayo po ay pwede mag-cater dyan. Okay, ganyan po kaganda ang ating negosyo. Ayan. Ayan po, napakaganda po ng negosyo, sir. Di ba? Napakaganda ng negosyo, sir. Meron ka ng, pag may system na ako, may remittance. Sir, magkano ba yan lahat? Yung unified system na yan, remittance na yan, yung Rice Mart na yan, GoCab na yan, at yung products na yan. Yan po ba ay, at tawag ito, yan po ba, sir, ay magkano? Di ba? Tanong mo din yan, di ba? Kaya siya nagtanong din. Sabi niya, magkano kaya? Tama? Magkano po? Huwag po kayong mag-alala, mababa lang po. Ayan, sa halagang 18,998, lahat na po yung package na yon ay kasama na. Yan po ang promo ngayon. Dati po yung 90,000. Pero ngayon po, 18,998 ang promo package. Eh sir, ano na may kasama? Pag nagbayad ba ako ngayon, ano bang makukuha ko? Okay, ito po ang inclusion niya. Ayan. Okay? Ayan po ang inclusion. Saglit, tanggalin lang natin to para maalis to. Ayan. Okay? Ayan po ang Rice Mart franchise inclusion ng 18,998. Okay? Ayan. Magkaroon ka ng tatlong sakong bigas, isang rice cooper, may Rice Mart tarpaulin din kasama. Okay? Ayan pong mga bigas na yan. Then, meron ka rin worth 10,000 na health and wellness products na libre. Take note, libre po yan. Kung ibenta mo, okay. Kung ayaw mong ibenta, gamitin mo, mas maganda. Kasi para bago mo ibenta, alam mo na. At huwag kang mag-alala, meron pa po. Antayin mo lang, okay? Meron pa. Ayan. Ito pa po, meron din pong kasamang system, yung which is yung bills payment, remittance, ticketing, loading, travel and tours, insurance, at hotel booking. Kasama po yan doon ang system. At may free insurance ka na din for 1 year, powered by Malayan. Okay? At good news, operator ka na rin ng GoCab. Eh sir, meron ba akong tarpaulin dyan? Yes, meron pong marketing materials, magkaroon ka ng tarpaulin, flyers, at 24/7 na support, na customer support, at lifetime 30% discount ng health and wellness products. At libreng training. Free training na po yan. Eh sir naman, kung paano ba sir, kung ano, pwede bang mag-avail dyan? System lang sir. Kasi maraming bigasan sa tabi naming bahay at meron na rin akong sariling bigasan ngayon eh. Huwag kang mag-alala. Siyempre, sabi ko nga, sagot na namin lahat yan. Okay? Meron po tayong tinatawag na Home Base Special Global Package worth 16,998. Ito po ay, ang inclusion po nito ay system, which is yung kasama po yung lahat, bills payment, at yung unified system natin. At meron pong freebies na health and wellness products na worth 15,000 to 17,000 din. Libre po yun. At free na insurance. Okay, free po na insurance. Ayan. At meron ka na rin marketing materials na flyers, tarpaulin, at 24/7 customer support, 30% lifetime discount ng health and wellness, at free training na din. Okay? Eh sir, ayaw ko ng ano sir, pwede bang alisin yung ano sir, alisin na lang yung free na product sir kasi hindi naman ako gumagamit nun, saka ayaw ko magbenta nun. Sige, bibigyan na naman ulit kita ng Homebase Global Package natin worth 14,998. Ang inclusion po dyan ay system, free insurance, at marketing materials na tarpaulin, flyers, customer support, lifetime discount ng health and wellness products, at free training. Ganyan po kami kabait.
ibibigay ang lahat ng gusto mo. Huwag lang po kasama yung speaker kasi magagalit na may asawa mo. Tama? Okay? Ayan. Ganyan po kaganda. Eh, sir, kung gusto, sir, pwede bang ano, i-upgrade ko yung rice mart ko? Yes, pwede mo pong i-upgrade. Okay? Pwede mong gawing bigasan na may outlet at payment center na may outlet na parang ganito sa Regalado branch. Pwede pong maging ganyan, pero may katuwang po yan na 134,998. Pero syempre, upgrade na pa kasi yon, ibabawas mo po yun dyan yung 15,000 para maging mabawasan niya. So, ibig sabihin, magiging 120 na lang. Okay? Kasi ibabawas po yun. Yan. Then, paano ba mag-avail dyan, sir? Ano dapat gawin? Una, naka-attend ka na po ng business presentation namin, which is yan po ang isa sa required. Then, bago ka magbayad is mag-fill up ka po ng online application form dahil tayo po ay franchise, meron po tayong sinusunod na mga franchising procedure. Una, mag-fill up ka ng online application form, antayin mo na ma-approve. Okay? Pero huwag kang mag-alala, kaya po may sponsor ka kasi kami po ay magba-back up sa iyo para ma-approve ka kaagad kung gusto mo ngayon na kaagad. Okay? So ngayon, papasahan ka po ng link. Okay, ipapasa po ang link sa inyo ng sponsor o ng tao na nagpasa po sa inyo ng link ng Zoom para fill upan nyo po yun. Hindi nyo na kailangan i-print out. I-submit nyo lang po yun doon. Fill up, wag mag-leave ng blank. Mas maganda kung ang petsa ng pag-franchise is ngayon or bukas. Kasi bakit? Malalaman mong approve ka agad. Okay? Then, pag naka-receive ka ng 4 verification code sa text, ibig sabihin, approve ka na. Pwede ka namang process ng payment. Basta may 2 valid IDs ka, kahit 1 government IDs at hindi BIR, pwede na yon. Okay? Pwede ka na rin at tapos pag na-approve ka na nun, mag-decide ka na kung paano franchise ang payment gawin mo. Online ba? Or banko ba? Pwede pong GCash. Basta sa authorized franchise consultant na inauthorized ng company. Ang isa po dyan, si Ma'am Flormin Sabati tsaka si Ma'am Estrelita Jeronimo. Yan po ang isa sa mga ano po namin, mga authorized na pwedeng pasahan ng GCash or ng banko. Kasi mas para mas mabilis. Kasi 24 hours po tayo pwede mag-activate ng system. Okay? Yan po kasi tayo po ay nasa new normal na pwede tayong mag-franchise online. Mag-process din ng online franchise registration. Okay po? Yan. Then, syempre, ang ating unified system, sir, is may ano ba yan? May mga quota ba yan? Meron bang mga... Syempre, kasama na po yan, di ba? Ang unified rice mart system natin is one-time payment po. Isang beses ka lang magbayad. Kahit may madadagdag pa pong mga services sa loob, wala na pong additional na bayad. Okay? Lifetime business, no quota. Kahit ilagay mo yan sa altar, dasalan mo na lang, pwede. Okay? No maintaining balance. Kahit wala pong pondo yan, hindi mo napondohan, pwede po. Okay? Franchise business concept. Meron tayong sharing business incentives. Paano po ba yan? Yan po ay kung meron kang kapatid, kakilala, nasa malayong lugar or nasa ibang lugar na gusto ding magnegosyo. At siya, ikaw po, sinabi mo po na dito ka, mag-franchise ka. Pag nag-franchise po sila, bibigyan ka po ng incentives ng company. Okay? Kung madamot ka naman, okay lang din. Hindi mo isi-share. Okay? Wala pong problema. Yan. Meron din po tayo ditong early pension program na which is gusto ng karamihan magkaroon ng pension pero inaantay nila mag 65 muna sila. Pero dito po sa Unified Product and Services, kahit hindi ka pa umabot ng 65 years old, basta mag-franchise ka, may chance kang magkaroon ng early pension program. Okay, which is marami na po kami ang naka-hit ng early pension program na yan. At ang good news po, meron pong additional privilege and benefit pa.
Kasi po nagbibigay po ng mga incentives ang kumpanya or mga like travel incentives, meron din pong mga car incentives kung narinig nyo kanina. Meron po yon. Depende po sa'yo. Okay? At ang good news po sa Unified Product and Services na system is inheritable business po siya. Pwede mong ipamana. Hindi kagaya ng pagiging manager mo ngayon, hindi mo yan pwedeng ipamana sa iyong anak. Okay? Ganyan po kaganda. With that po, tapos na po ako. Pero bago po yan, sa Unified Product and Services, mag-iiwan lang po ako ng kataga. Okay? Pag nag-franchise ka ngayon, okay, mag-franchise ka ngayon, pwede mo kontakin mo lang yung sponsor mo para mas mapabilis po ang proseso. Kasi kaya kanyang back-upan yan para mapabilis dun sa franchise department. Okay? At ito lang po ang iiwan ko sa inyong kataga. If someone offers you an amazing opportunity and you're not sure if you can do it, see yes, then learn how to do it later. Ganyan po talaga. Kasi bakit? Meron po tayong kasabihan, if you don't have to be great to start, but you need to start to be great. With that po, Romel Ricablanca.